This is your boy A. So nandito na nga tayo no, sa may El Torogi dito sa Magallanes South, ano to? South Gate no, dito sa may Alphaland. Naka new arrival sila dito sa lahat ng shoes, garments. Ito, may mga boots din sila, mga formal shoes. Nung Tuesday daw sila nag-new arrival. So hindi ko alam kung anong exactly yung fecha nun. Pero no, check natin na nakapag-viral naman na tayo ng konti. And marami-rami pa to. So baka gawin na rin nating 2-part ulit to para makover natin mostly yung mga available na sapatos dito. So kung bago ka lang sa channel, no, dapat pa rin maraming salamat no, sa pag-click, mag-subscribe ka o hindi, okay lang. Ano, maraming salamat pa rin sa panonood. So umpisa na natin to. Ngayon na, tingnan na natin yung mga sapatos na available. Umpisa na natin doon sa harap. So dito sa harap Mina, yung mostly yung mga magagandang selections nila ng sapatos. Ano? Mostly sinasabi ko kasi pagdating mo dun sa likod, marami pa ding available doon. So umpisa natin dito sa may gilid. Ito mga basketball shoes na available dito. Itong Giannis Freak, ano ba to? Freak 4? O Immortality to? Immortality yata to, Mina. Hindi ako sure, pero kung mali ako, pag-comment na lang dyan sa baba. Size na ito, size 12. No? Size 12 siya. Presyo niya 2,200. Meron na nga lang siyang heel drag dito. Pero yung 4 foot niya okay pa naman. Separation, wala naman ako nakikita. Medyo nalambog na nga yung kanyang insole or insole. Sa cliner, madumi lang din. Pero solid pa yung actual shoes. Dito sa baba niya is merong Kyrie 6 naman. Ayan, I mean, 2,800 naman to. Ang presyo na itong Kyrie is size pala niya, size 8. Maganda pa yung outsole, no? Buong buo pa yung mismong sapatos, kaya siguro mataas yung presyo niya. Ito yung kapares, Mina. Ayan. Wala naman ako nakikita ng damage or issue kahit saan. Himulmul na nga lang dito sa subliner na yan, nakikita ninyo. Pero overall, maganda pa naman siya. 2,800, size 8. Dito sa baba, Mina, hindi ko alam kung anong sneaker to. Nike pala siya. A Nike something nakalagay dito sa may dila niya eh. InQ, ano to? Incursion, no? Nike Incursion. Ayan, size naman na itong Nike Incursion na to. Tingnan natin dito sa may dila. Size 9 siya, no, Mina. Size 9 na Nike Incursion. 1,500 pesos. Ayan yung ilalim. Yung gantong outsole, hindi ko alam. Makapit pa ba yan or hindi na kapag ganyan? Pero rubber kasi yan, no? Madulas ba ang rubber kapag ganyan? Maganda pa to yung fly knit upper niya, wala namang tas-tas, wala rin namang separation, may strap pa din dito, buo pa, original insole nandyan pa din naman. So kung gusto niyo to, 1,500 to, Mina, size 9 na Nike Incursion. Kaya Mina, naglagay tayo ng wide lens, no? So tingnan naman natin tong Jordan Flight 2020 na yan. Size 9.5 to, Mina. Hindi ko alam kung mas maganda ba yung ganyan, wide lens, o mas strip nyo yung kanina. Ito may konting dumi nga lang siya dito. Ayan siya. Ito 2,200. Konting heel drag lang. So 4 foot naman niya okay pa. Nakita niyo pa yung mga zoom. Ito dito lang. Meron siyang dragging dito. Pero overall maganda pa. Upper niya okay. Yung dumi nga lang. May scuff marks dito sa jump on logo. Yung ano niya. Sa cliner niya. Tapos ano yung susukot mo na rin ngayon? Tapos wala kang medyo. Size 9.5. 2,200. Nandito Mina. May KD naman. KD 8 yata to. Hindi ako sure. No? Comment lang kung anong klaseng KD to. Size 12 to, no? Malaki-laki. Ang presyo nito, 3,800 pesos. Parang sinukat lang yung dating niya o ilang beses lang nagamit. Kasi maganda pa yung kanyang outsole, no? Kahit yung buong kondisyon ng sapatos, no? Okay pa naman. Ngayon lang ako nakita ng gantong colorway ng KD. So ito, size 12 min. Baka magustuhan nyo, 3,800 pesos. Dito sa taas min na yun, meron dito Antanik, ano? Clay Thompson Nature Flow nakalagay dito. Tingnan natin yung size niya.
Size nito is size 9.5 US. Maganda-ganda pa yung ano nito, quality nito. I mean, 2,800 pesos din to. Gotcha. Nalo. Dito naman sa baba, Mina, merong ganitong Adidas. Tinanggal ko na yung wide lens, Mina, kasi ang bigat. Ang bigat ng wide lens ko eh. Size 9 naman to, Mina, Adidas na T-Rex to. Ayan siya. Gore-Tex din, tapos dual density pa nakalagay dyan. Heel drag na nga lang, medyo malala na. 1,200 pesos, Mina. Dito sa ilalim, oh, meron Damian Lillard dito. Hindi ko lang alam kung anong number. Dame 7 yata. Kasi nakalagay yun. Malaki size niya. Size 11, Euro 45 and a half. Yung logo ni Damian Lillard nandito. Solid pa to, Mina, no? Parang medyo faded na nga lang yung sock liner or baka kailangan lang linisan pa. Kasi medyo maalikabok yung dating ng sneaker. Meron siyang tama dito. Hindi ko alam kung ganyan talaga yan. Tapos, outsole niya ito. Presyo ni Dame 7 is nasa kabila yata. Tignan natin yung kabilang sapatos. Yeah. Hindi ko makita yung presyo niya, Mina. So kung interesado kayo dito, size 11, check nyo na lang, Mina. Itong Jordan na to. Kalimutan ko yung tawag dito eh. Pero meron silang ganito. Parang natanggal na yung size sticker or size tag dito. Ayan naman siya. Maliit lang naman to. Tsaka medyo bugbog na rin yung ilalim niya. 1,200 pesos po yan. Oo, natanggal na yung size tag. Pero feeling ko mga nasa size 8. 8 and a half siya. Ito may na Ultra Boost to. Ang ganda na ito. DNA. Size nito, size 9. 1,800 pesos lang to, Mina. Maganda-ganda pa yung ano. Konting 4-foot drags lang meron. Heel drag niya wala naman. May scuff marks na nga lang dito. Natanggal na yung pintura ng 3 stripes. Pero madali lang naman patungan yan. Ano? Kayo na bahala. Sock liner nandyan pa. Wala namang issue sa sock liner. Insole nandyan pa. Walang issue sa sock liner. Wala namang punit dito sa kanyang prime knit upper. Ang ganda ng pattern niya. Size 9 ulit to, Mina, sa 1,800 pesos lang para sa Ultra Boost. Ayan. Ang gandang quality na ito, retail na ito is mga nasa 9,500 ano, or 9,000. So, sulit na to, Mina. Maganda pa yung quality niya. May katabi siya na ganito, A6. Ayan, Gel Light 3. Size naman ni A6, 8.5. Ayan, kompleto pa rin sa Klein insole. Okay pa. Ito, hindi ko alam kung ganyan talaga yung quality nun. Pero, okay naman eh. Oh, maganda pa rin yung outsole, no? Buong-buo pa. Parang hindi pa ito nagamit, Mina. Yung presyo niya, tingnan natin dito sa kabilang sapatos. 980 pesos lang to, Mina. Hindi ko lang kasi talaga alam kung ganyan yung quality nung parang suede niya dito. O, nagbuhok-buhok na yan. Pero, kung titingnan nyo, parang kasama naman na siya sa design concept, ano? Eh, Mina, oh, 980 pesos. Buong buo pa yung outsole. Wala namang sira. Sole separation ba to? Konti lang. Ayan. 980. Maraming sapatos dito, Mina. Pero hindi ko to maipapakita lahat itong rack na to. Kasi marami pa tayong cover. Tingnan natin itong Adidas 4D niya. Ayan, no? Ito malaki lang yung size eh. Ultra 4D. Size 11 and a half nga lang to. Medyo put-put na rin yung outsole niya. 1,500 pesos. Ayan. Kung okay pa sa inyo yan, ganyan, Mina, yung quality ng outsole. Pwede na to. Magkano ang retail nito? 14,000 pesos yata. Hindi ako sure, pero nasa 5 digits to eh, yung retail price nitong 4D. Yung outsole lang naman ang issue, no? Wala namang sira dun sa 4D midsole niya. Ayan, ito lang talaga. Medyo put-put na dito. Pero okay na okay pa eh, no? Sayang to, no? 11 and a half. 1,500 pesos. Separation naman pala dito. Ito pa isang magandang sneaker dito, Mina. Hindi ko alam kung ano ang leaning ito. Pero something city siguro to. Hindi ko alam yung mga gantong sapatos. Pero ang gaganda ng silhouette ng mga leaning sneakers recently, no? Ito size 9 naman to.
medyo may kataasan siya. 2,200, then medyo bugbog na yung outsole. Kung sa tingin ninyo nasulit pa to, then cup nyo na yan dito. Ito lang yun na baka magustuhan ninyo. Size 12 to, ang brand niya is One Mix. Ayan. One Mix. Parang bago pa, no? Itong sapatos na to. Dito, 1,800. Kumikita nyo naman yung ilalim. Wala namang kahit anong put-put, ano. Maganda pa yung ano niya. Bago pa nga yung itsura, Minna. Tapos medyo maputi pa lahat, ano. Swatingkat pa yung mga kulay niya overall. Kung alam nyo yung brand na to, hindi ko alam kung magkano retail price nito eh. Pero ang price nila dito is 1,800. Katabi ni One Mix is itong New Balance 990 na version 3. Ayan, nakalagay version 3. Malaki yung size niya, Minna. Ang size na ito is nasa size 13. So sa mga size 13 dyan, made in USA to. Na made in USA ba? Parang hindi. Ano? Ha, tama ito yan. Made in USA nakalagay. Yep. Made in USA nga ito. Ayun o. New Balance 990. Magugulit ka sa presyo ng mga ganito sa mga retail shops. No? Ang alam ko mga nasa 12,000 yata ito. 10,000. Parang gano'n. O baka mas mataas pa. Yan. Tapos ito yung kapares niya. Maganda pa yan, no? Kasi may natin ninyo, hindi pa nagbabakbak yung mga 3M materials niya. Maganda pa yung dila. Medyo deform nga lang, tapos may issue ng konti yung sock liner, pero sulit naman to, Minna, no? Pero ang laki nga lang niya, size 13. Outsole niya maganda pa rin naman, 1,800 pesos. Tapos meron pang ganito, Minna. Nakalimutan ko kung anong taa ito, P6,000. Meron ako na pagpapalit eh, na ganito. So, hindi pala siya P6,000. Pero ito, nakalagay naman dito. P6,000. Size 11 naman to, Minna. 1,880 pesos. O, Minna, mas mahal pa to kaysa dito, ha? Pero sa retail, mas mahal yan. Pero ito, size 11. 1,880 nga. 4-foot drags, meron na nga lang din. Typical OIOI shoes, no? May mga signs of usage na yan. Ayan. Pogi naman eh, no? 1,880, size 11. Sa ibabaw niya is itong gym red naman ng Air Jordan 12. Feeling ko may separation to eh. Parang may nakita akong separation kanina. Yellowing na nga lang yung kanyang outsole, Minna. Pero hindi pa naman siya put-put. Pero medyo madulas na siya, no? O, konti pa lang naman yan eh. Tignan nyo, buong-buo pa naman. Size 8.5 to. Ito yung sinasabi ko, sole separation niya. Dito pala sa may lateral side. Panalo naman, Minna. Legit pair naman itong ano, gym red na to na Air Jordan 12. Ito, may separation din siya dito. Kung kaya nyong i-fix, no? Kung interesado pa rin kayo dito, kahit may mga separation na. Ano to? 1,800 pesos po. Isang Ultra Boost pa, version 4 naman. Minna, size 11 to. Malaki din siya. Okay naman to. Outsole niya, buong-buo pa. Ayan, actually, wala nga siya masyadong drugs eh. Tapos puting-puti pa yung boost dito sa ilalim. Parang di pa masyadong naiapak. Version 4, size 11 po. 1,800 pesos. Ito, Minna. Zoom, Nike Air Zoom 92. O Zoom Air 92. Brazil yata ito. Colorway na yun. Colorway taloy. Size na ito. Tingnan natin sa mga gilid-gilid. Baka nasa gilid-gilid. Nandito sa may kabilang gilid. Maliit lang siya, Minna. Size 8.5 o 7.5 lang yata to. Oo, 7.5 lang to, Minna. Ayan siya. Meron siya yung gantong air unit, no? Ayan. Zoom Air 94 ng Nike. Ay, 92 pala. Heel drag na nga lang. Tignan natin yung presyo dito sa kabila. Quality ng apa niya, may mga konting scuff marks na lang dito sa toe box and sa ibang parts pa ng leather. Saka dito 1,800. Ito, Minna, baka magustuhan ninyo to. Adidas, para siya yung iniki, no? Yung dating niya, yung size tag niya nandito sa gilid eh. Size 9.5 naman to, Minna. Maganda yung kulay niya, no? Maganda yung pagka-blue. Ito, pag sinuot mo naman na yan, babalik na sa dating form yan.
presyo naman nito 1,800 pesos. Separation, wala naman. Ilalim, buong buo pa. Parang ilang beses lang nagamit to. Madumi lang yung ilalim niya, pero walang masyadong pudpud. Ganda ng korte, no? Ayan, ilalim. Buong buo pa. Tapos parang nylon yung kanyang upper material. Ito, may na isang easy dito. Yung colorway nito, hindi ko alam kung anong tawag. Pero official release naman to. Nirelease naman talaga yung ganitong kulay ng easy. Medyo pudpud na nga lang to. Ayan, tapos 1,800 pesos siya. Malaki rin yung size niya, no? Tignan niya natin kung ano. Size 12 to. Min na. Ayun yung parang chocolate lava yung dating yun. Ito yung kawawa na pala yung outsole nito. Kung gusto nyo pa rin yan, pwede nyo siyang check dito. Tapos merong A6 dito na running sneaker. Size din naman nito. Size 9.5, no? Size 9.5 siya. 1,800 pesos. Ayan. GT2000, no? Na A6. Ganda pa ng ilalim. Konting 4-foot drags na nga lang siya. Wala naman siyang hiwalayan at saka punit ano, sa upper. Then, ito yung kanyang kaparis. Ayan. Pakicheck nyo na lang, Min, na, no? Same quality rin naman siya nung kaparis niya. A6. Ito yung ganitong Nike React. Nike React Infinity Run FK. Medyo nahilo ako nung pagtayo ko. Wala siyang size tag dito. Parang natin malalaman. Tansyay na lang natin, Min, na siguro mga nasa size 8.5 to 9. Itong Infinity Run na to. 1,800 pesos. Gamit na yan kasi ano, may creasing na si midsole. Then, ito yung kanyang kapares. Maganda-ganda pa to, no? Yung hits ng pink dito is nag-i-stand out siya. No? Nakitang-kita ka agad na suot mo. May katabi siyang Jordan sneaker, Mina. Ito. Bang. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Actually, ngayon lang ako nakita na ganito. Siguro ito yung pangalan niya. Hindi ako sure. Maliit lang yung size niya. Size 8. Size 8 siya. Ayan. Putput na nga lang din, Mina. Ano? 1,200 pesos. Collab yata with cloth to kasi nakalagay dito cloth, no? Ayan, no? Then meron siya mga China. O nga, yung insole niya yung logo cloth. Ayan. So lagay ko na lang yung ID nito dyan sa baba para malaman ninyo kung anong klaseng sneaker din to. Ito, Min, mukha siyang Tracy McGrady, no? Pero hindi ko nakikita yung logo ni T-Mac dito. Size 9 naman to. 2,800 pesos. Hindi ko alam kung kaya T-Mac to eh, pero parang kulang eh, no? Kulang yung stripes dito sa may bandang toe box sa medial side niya. Pero ganun din yung itsura, no? Okay pa yung condition niyan, walang bakbak yung leather. Ayan. Wala rin bakbak yung mga logo, kahit yung patent leather dito sa taas. Okay pa. So size 9 nga siya, 2,800. Oh, dito sa taas niya, Mina, merong GT cut dito. Ano bang klaseng GT cut to? GT cut 2 ba to? Nga lang, merong malaking tama dito. So may collar. Malaki rin siya, size 12. Heel drag meron namin na. Ayan, kita nyo naman. Pero yung 4 foot niya, tsaka sa may bandang toe, medyo put-put na rin. Ano? 2,200 pesos yung presyo niya. Then ito yung kapares. Ayan. Merong binandal na to nung may-ari. Ayan. Ayan no? Maganda pa rin naman siya. Yun nga lang, medyo put-put na. Katabi niya, Mina, is ito, Air Jordan 11 IE na breads, no? Sinuot to ni Jordan isang beses kalaban yung New York Knicks dun sa playoffs noong 1996. Legit naman to, may na, no? 1,800. Ito yata yung 2012 version eh. Kasi alam ko yung latest na nirelease nila, nitong recently lang.
is iba yung kulay ng outsole, may pagka gum sole yun eh. Ito yung nilabas noon. Mas true yata sa OG yung nilabas recently kumpara dito. Yun lang, no? May mga separation siya since matanda na yung sapatos, mga 12 years old na. Ito dito, kitang-kita naman. Yeah. Pero 1,800 pesos to. Mina, may konting tama ng aling siya dito sa may collar. Wala siyang size tag eh. Kasi nakakat na. Parehong sapatos yan. So ang tansya ko kanina is mga nasa size 8.5 to 9 siya. No? So, 1,800. Kung interesado pa rin kayo dito, min na, kunin nyo na siya dito. Kayo na po bahala mag-reglue. No? Min, yeah, yung Jordan logo dyan. Air Jordan 11 IE. Air Max 97, min na. Ayan, meron dito. Size naman ng Air Max 97 is size 11. May mga konting yellowing parts na nga lang siya dito sa midsole. Pero yung midsole niya buong-buo pa. May mga paint chips na nga lang din. Wala kahit anong crumbling na nangyayari. No? Presyo po nito dito, 1,200. Medyo madulas na nga lang yung itsura nitong heel part niya. Ngayon, hindi siya 1,218. No? Hindi ko alam kung ano yung sinabi ko. Pero 1,800 siya. Condition, sige mo, nasa 7 out of 10 para sa akin, or 6, kasi ang dami ng tama, pati sa Klein na may tama na, Dila may tama na rin. Ayan, 1.8 min na. Dito sa taas min na merong Hoka, dito. Ayan, yung Hoka na to, malaki rin yung size 13 to. 1,800 lang. Wala na siyang insole, min na. At ang gaan ng sapatos na yan, ano, ni Hoka. So yan pa. Kyrie 4 floral, no? Min na, meron dito. Tingnan natin yung kanyang size. Nasa gilid ba yung size nito? O nasa likod ng dila? Hindi ako sigurado. Wala eh. Tanggalin nga natin yung palaman. So size 9, min na. Nakita na natin, nasa gilid, natabunan na talaga ng palaman. Ito yung isa pang magandang Kyrie eh. Bukod sa Kyrie 3. Ito lang, may kaunting tama na dito sa collar. Pero overall, okay naman. Parang faded lang. Ano? Pero hindi ko alam kung ganyan talaga yung kulay niya. Hindi siya masyadong faded sa video. Pero sa personal, medyo light na, no? Yung pagkapula niya. Outsole. Ayan, no? 1,800 min na. Para sa Kyrie na yan. Tapos ito pa isa min na. Oh. Ano yan? Jordan yan, ano, size 9.5, 23E, 23 engineered, yung nakalagay dito sa dila. Yung kulay niya, okay naman, parang mocha yung dating. May konting tama lang dito sa collar, sa liner, and yung Jordan logo nandito. Eh, ilalim niya, medyo putput na nga lang dito sa may bandang heel part. Lumalabas ng air unit eh. 1.8 po. Ito min na, meron LeBron 17 dito. Check natin yung size kasi ito yung sa mga gusto kong sapatos ni LeBron eh. Medyo malaki siya min na, size 10.5. Ayan, yung kulay niya yung parang emerald green dito, no? Sa swoosh. Ayan, ganda, no? Tang! Ganda pa rin yung outsole niya. Presyo ni LeBron 17 is 2,800. Kahit yung ano niya, oh. Kahit yung outsole niya, parang iridescent, ano? Parang nag-change ng color, no? Nagpa-purple na nagpa-kulay green na nagsa-something na hindi ko maintindihan yung kulay. Pero ang ganda, hina, no? Ayun, solid to. Yung kapares niya, tingnan natin ito. Ayun, no? Oh, okay naman. Ganda na ito. Legit siya, min na. Kompleto naman, may insole and all. Size 10.5. Dito sa baba, min na, oh, meron ulit Kyrie dito. Kyrie Infinity pala to, min na. May konting heel drag na nga lang siya. Hindi pala konti, may heel drag na talaga siya. Napupunta na sa midsole. Eh. 1,500 pesos to, min na. 4-foot drag, saka to put-put na rin. No? Size niya, size 9.5.
dito sa ibabaw nina ito, may LeBron 16 naman dito. Boom. Ano ko to eh? Hindi ko alam kung Lakers colorway pa rin to, pero ito eh may parang cheetah print o leopard print sa likod. 2,200 naman to mina. Makita nyo yung Dunkman logo dyan. Parang meron pang ano ng mga damit, ano? Yung mga lukot-lukot. Ganda na ito. Check natin yung size niya. Size 11 min na, 2,200 pesos. Ito min na, may ton issue number 1 dito. Adidas naman. Size niya, double check natin. Dito ba sa kabila? Hindi ko makita yung size tag min na. Tansya na lang tayo, siguro mga nasa size 9.5 no? to 10. Bounce yung boost niya, 3,800 pesos. Don issue number 1 po. Dito sa taas min na may Adidas sneaker dito. Size naman ito, size 10. Hindi ko alam kung anong klaseng Adidas sneaker to. Wala akong idea. Pero ayan siya, 3,800 pesos din to. Bumbuo pa naman ano, nakita nyo. Madumi lang. May scuff marks lang dito. Pero yung outsole niya, ayan. Walang putput eh. So, kung interesado kayo, pasok sa budget ninyo. Cup nyo na. Ito pa isa amin, no? Nike sneaker to. Hindi ko alam kung ano to. GT Jump ba to? Merong hologram dito sa may dila eh. Ay, nakalagay dito. Hindi ko mabasa. Own space yung nakalagay, no? Dito sa dila. Yan, own space. Tignan natin yung size tag. Size 10 to. Amin na. Jump wire yung nakalagay dito. Baka yan yung tech niya. Pero yung actual name ng sneaker, hindi ko alam. Systems of Air, 2,800 to. Amin na. Yung sa baba, ito yung BYW ba to? Na Adidas. Size 10 naman to. Amin na. 2,800 pesos din siya. Maayos pa naman yung condition nito. Ito maganda-ganda pa. Ayan siya. Ayan. Pasok naman, Mina, no? Dito sa taas, Mina, meron LeBron 18 ga to. LeBron 18. Check natin yung ano niya. LeBron 18 or 19? Hindi ako sure, no? Hindi ko na makita yung ayun, size tag. Malaki siya, Mina. Size 12 naman, ano? Itong LeBron na to. Panalo naman to. Hindi siya LeBron 19, ano? LeBron 18 yata to. Ayan siya. LeBron 18 or 3,800. Ganda pa ilalim, no? Pasok na pasok pa yan. Then, ito. Meron GT Cut 3 dito. Hindi ko lang kailangan kung nasan yung kapares. Size 10.5. Baka may nagsusukat ng kapares niya. Ayan. Okay naman siya. Wala namang issue, no? Buong-buo pa. Kahit yung swoosh niya, walang damage. Yung dito, hindi nag-garter, hindi kulubot. Wala namang, yung supplier niya, hindi pa lamog, no? Mga cushion pa siya. 2,800 pesos po para dito sa GT Cut 3. And itong D-Rose na to, Mina. Hindi ko alam kung ito yung D-Rose 10. Hindi ako sure, no? 9 or 10, mga ganon. Size 9.5 naman to. Maganda pa yung outsole din ito. 3,800 pesos. So, Mina, natapos na natin yung mga yan. Ano. Hindi ko na ipinakita sa inyo lahat yan ano, kasi sobrang dami. So, punta na tayo dito sa mga rack sa gitna. Actually, itong mga may kita ko dito, mga women sizes. Doon muna tayo sa may bandang kabila para sa mga men sizes. So, ito, Mina. Ano. Dito yung mga men sizes. No? Magaganda rin naman yung mga sapatos na nandito pa. Siguro, umpisahan na lang natin dito. So, may bandang likod, ano, papunta sa harap. So, marami-rami pa yan, eh. Ayan, no, kung nakikita ninyo. Ito, mga women sizes na yung nasa kabila, eh. Actually, yung mga women sizes din dito, pero marami rin naman men's, no. So, start natin dito, ayan, no. Ang ganda nitong Vans Authentic na to. Pang! Cash siya, no? Ultra cash. Size na ito. Size 9 men, size 10.5 women's, no? So, ganda. Kasi ibang klase yung ano niya eh, oh, yung material niya dito, hindi siya canvas, no? Tapos may parang design pa siya.
kahit itong checkerboard nyo, nakikita nyo. May something eh, no? Ganda eh, no? Presyo nito, parang 1,250, no? 1,280, ano? Panalo, no? Separation na nga lang meron dito. Yun lang. Pero maganda pa eh. Yung kapares niya malala. Ayan, no? Ito yung kapares. Pero kung Vans lang naman, ano? Pwede pa. Ganda sana eh. Medyo. Sa taas ni Vans, isa merong waffle one na core black. Ayan, no? Waffle one nakalagay dito. Ang size ni waffle one is size 10. Maganda pa to, ha? Actually, 4 foot niya maganda. Heel drag, medyo malala na. 1,500 pesos. Ayan siya. Yung papares niya, check na rin natin para makita na rin ninyo. Feeling ko pareho lang naman sila ng Kondi. Ayan siya. Yan yung sinasabi ko kanina. Medyo naglulukot-lukot na yung mga gantong parts. So, yung mga gantong stripe ng collar, no? Ito, may heel drag na lang din. Size 10 siya. Ayan, no? May katabi siyang Hoka. Ayan, no? Hoka 1-1. Ang size nitong Hoka na to, may ako nakita ng Hoka na medyo slim yung itsura. Size 9 naman to. Mina, magaan din. Medyo putput na nga lang yung kanyang 4 foot sa area. 1,500 pesos din siya. Then, ito yung kanyang kapares. Medyo sira na nga lang yung logo ni Hoka. Okay naman siya. May katabi siyang ganito, Min, no? No, baka interesado lang kayo. Parang dito, Calixto or Calixto New Collection. 980 pesos lang to. Baka lang magka-interest kayo. Yung size niya, Euro 42, so size 8.5 yan. China 270 cm. Yan, no? Canvas upper. Hindi ba pala canvas? Ito pala yung canvas. Ito parang silk na tinastas. Ayan. Tapos may mga stars siya. Ganun. Yung ano niya, yung sintas niya, ayan, ganyan. Parang lubid. So, baka lang matirpan nyo. Nandyan lang yan. Then, lipa tayo dito sa taas. Ayan, oh, merong Converse dito. Na may zipper pa. Kulay brown siya, no? Kala ko kulay itim. Matindi na nga lang yung kanyang heel drag. 980 pesos. Size niya, size 7. Meron siyang katabing footscape na Gista. Ayan, oh. Ah! Mahirap dito pagtingin ng size eh, no? Itong mga Footscape Magista na to. Pero maliit lang yung dating niya sa akin. Siguro mga nasa size 8 lang to. Ayan, no? Size 8 ay size 8. O, mga ganun, no? Size 8, size 7.5 yung dating niya. Ganda pa na ito, Min, na? Gaan na ito, 1,800 pesos. Tingin na rin tayo ng konting pang women size, ano, ito. Nung nakita ko to, gusto ko to para kay Mrs. Kaso maliit siya. Hoka 1-1 din to, Stinson 3. Size 5.5 lang to nung chinek ko eh. Tama ba? Oo, size 5.5, Euro 36 and 2/3. So maliit talaga to para kay Mrs. Pero ayan, no? Cute sana eh, no? At 980 pesos lang to. Ayan, no? Tapos meron ganitong Air Max dito. Ayan, no? Size naman itong Air Max na to. Size 7 US, Euro 38. Ang ganda, kaso may mga silvery parts, eh, no? Para hindi magustuhan ng asawa ko yan. Pero mura lang to dito. 980 pesos lang siya. Buo-buo pa naman, Min, na. Oh. Ayos na ayos pa to. May mga ano lang. Ayan. Nagbabakbak na yung pintura dito sa likod. Which is, sakit talaga ni Air Max 90 yan. Yan sa midsole niya. Ayan, yung outsole niya maganda pa. Dito, Min, na mayroon dalawang magandang ASICs. Ayan. Ito yung una. Ano ba to? Gel Kayano 26, no? Size 10? Hindi. Size 8, no? Size 8 siya. Ayan. Maganda nga. 1,200 pesos. Then, meron siyang ganito nakatabi. Gel Kayano 25 naman to. Size 8 din. Pero parang nagdi-discolor na to eh, no? Mga ganito. Dapat siguro green yan. Pero nagkakaroon ng yellowing. 1,100 min. Ito naman min, check natin to. Bang, ayan o. Ano ba to? Nakikita ko na itong logo nito eh. Cosmic Unity ba to? Greater nakalagay dito eh. Yung size tag niya medyo burado na tsaka may damage na rin yung kanyang
sa cleaner. Pero check natin yung size tag, baka maaninagan pa natin. Hindi ko ano man yan, parang mga size 10 ano? Parang ganun. Ito lang ilalim, putpod na rin pala, 1,500 pesos. Meron siyang katabing multicolor ultra boost. Size 11 naman to, Mina. Presyo nito 1,800 pesos. Ultra boost din, triple black naman to. 1,500 pesos. May insole siya pero wala siyang shoelace. Kayo na lang mag-provide o baka pwede kayong magtanong kung itinda sila dito. 1,500 pesos po yan. Then yung katabi niya itong futsal ni Puma. Futsal ni Puma ay size 11.5 naman yan. Mahaba-haba rin yung ano niya. 1,200 pesos. Sa taas, ito, merong Asics dito. Running sneaker. Solution Speed FF. Yung nakalagay dyan sa likod. Yung size naman niya ay size 10. US naman. Na. Presyo na ito. 1,800 pesos. Then may katabi dito nakalagay. D-Rap. Na yan, Adidas na D-Rap. Presyo nito, 1,800 naman. Size tag niya, check natin dito sa gilid. Matraki-laki siya, Mina. Size 11. Itong D-Rap. Actually, ngayon lang ako nakita ng malaking D-Rap. So, okay yan. So, kung trip niyo to, Mina, yan, 1,800. Boom, Mina, oh. Sa ako ni Jezo. Bang! Kaso ngayon, kawawa naman yung outsole nito. Sayang, Mina. 980 pesos. Ano, sa ako ni Shadow pala. Hindi pala Jazz. Sorry. Size naman ni sa ako ni Shadow. Okay. UK 8.5. So, size 9.5 to. No? Maganda sana yung colorway niya. Kaso matindi na yung, ano, yung drags sa outsole. Tapos may tama pa yung collar dyan. Sock liner. And ito yung kapares niya. Ganun din yung kabila. Then, katabi niya is itong Vapor Max. Ayan. Nike Vapor Max. Alam po si Vapor Max, mahal ang retail price nito. Mga nasa 11,000 yata ang retail price nito mga to. Check lang natin yung size tag niya dito sa loob. Ito, yung size niya is size 9.5, no? Kaya 9.5 US naman, nakalagay. So, meron siyang something na nakalagay dito. 3JM. Hindi ko alam kung ano yan exactly. Pero, teka, ibalik ko lang yung palaman, ha? Vapor Max Mina, size 9.5 nga siya. Ang presyo niya, 1,800 pesos. Maganda pa naman yung outsole niya. Yung mga rubber pads is nandito pa lahat. Intact pa naman lahat yan. Tapos, ito yung kanyang kapares. Yan, wala naman na kayong tanong nakikitang punit. Nagpakahirap pa ako mag-ano ng size tag doon. Wala naman palang palaman tong isa. So, ayan, 9.5. Color niya okay pa, no? Maganda pa yung garter. 1,800. Tapos may katabi siya. Actually, pang football talaga to. So, si cleats. Size 9.5 naman to na Adidas Copa. Ayan, ang ganda rin yung upper material nito. And bukong bago pa siya, Mina. No? So baka may naghahanap ng football kicks sa inyo. Ayan, check nyo na lang to dito. 1,800. Then sa ilalim niya, ito may half cup dito na Vans. Bang! Tapos may barbed wire sa likod. Ano ba to? May collab ba to? Elijah Burley. Ayan, size 8.5, Mina. Ayan yung ano niya, insole niya. Elijah Burley nakalagay dyan. May heel drag na nga lang ng konti. 4-foot drags, wala pa naman eh. Yung presyo nito, 1,880 pesos, Mina. Para sa half cup na yan. Dito sa ibabaw, Mina, ayan oh. Merong ultra boost dito. Ayan, size 10.5 naman. Ito medyo mataas presyo nyo, 2,800. Although meron siyang konting 4-foot drags dito. Heel drag niya, ganun din. Wala rin naman masyadong foot. Yung boost, okay. Prime knit, okay. Walang sole separation, whatnot. Pero 2,800. Kung pasok naman sa ano nyo, no? Sa budget nyo, no? O kung worth it naman sa tingin ninyo.
Yan, punta na kayo dito. Meron siyang katabi na Air Force 1 ano, na triple white. Ayan. Classic to. Legit to, min na. Itong Air Force 1 na to. Pinalitan na nga lang yung sintas, no? So, kailangan ninyo mag-provide ng whitelist kung gusto nyo gawin siyang triple white talaga. May mga konting gasgas na dito. Ayan. Tignan na lang natin yung size tag niya. Size 11 to, min na. May konting ano na nga lang din siya, no? May konting tama na lang aran siya dito. Ayan, oh. Outsole niya, ayan, matindi na rin yung heel drag niya. 980 pesos na lang to. Mga naghahanap kayo ng ganito, min, no? Everlast na sneaker. Ang issue ko lang dito, ito, umangat na yung rubber sa harap. Greatness is within. Hindi ko na alam kung anong size niya, min, na. Hindi ko na mahanap. Ito, size 42. So, size 8.5 to. 1,200 pesos yan. Yung ito, wala namang issue dito sa rubber. Yung isa lang ang may problema. Ayan yung outsole nila, 1,200. Then may katabi silang ganitong New Balance dito. Ang size naman itong New Balance na to, size 9.5. Actually, maganda to. Ayan, oh, solid siya. Presyo ni New Balance is 1,800 pesos. Ayun, Mina, no? Tatapusin ko na muna yung vlog dito para sa part 1 ng vlog natin dito sa El Dorogi. Dito sa may Alpha Land. Ano? Marami-rami pa namang sapatos tayong titignan. Ilang racks pa itong i-check natin. Siguro mga 4 na. O 5. No? So, yun na yung gagawin kong part 2. Nakita nyo na yung mga nandun sa bungad. And abangan nyo na lang itong susunod na part, no? Para check nyo pa yung mga ibang sapatos. So, maraming salamat sa panonood, Mina. This is your boy Ace checking out. Peace and love, everybody. And salutes.